guys! Welcome to my YouTube channel! So, ngayon, gagawin na natin ang halo-halo using snow. So, ngayon, ipe-prepare ko na yung mga prutas o yung mga sangkap na gagamitin natin para sa ating halo-halo. So, nandito, meron tayong apple, persimmon, and blueberries. So, ayan. At meron din ako ditong ilalagay natin sa top ang chocolate. Kakaibang halo-halo to. So, ngayon na, ikakat ko na para ilalagay natin sa oven mamaya para naman malambot-lambot siya. So, ayan. So, para ano, gagawin natin minatamisan. Pero yung oven lang natin para mas mabilis. Diba? So, much later, 3 days later, opening night, extremely annoying shift later, 2 very boring minutes later, lot of boring math later. So, ito lalagyan natin ng sugar sa top para minatamisang prutas. So, di ba, masarap yan. Oh my God! Wow! Mamaya. May lasa. Ayan. So, ilalagay natin siya sa microwave. Prutas na available ko today for my halo-halo. So, ayan, ilalagay natin dito sa microwave for 5 minutes siguro. Malambot na to. Ready na siguro. 5 minutes. So, yung takpan natin. So, set natin 5 minutes. Ayan. So, waiting. Ayan. Hinihintay natin yung nasa microwave na mga prutas na palalambutin. Kukuha naman tayo ng gatas. So, yung available na gatas lang. Natin yung available natin na gatas dito. Ang meron lang dito ay ayan, fresh milk. So, ito yung fresh milk namin nilalagay. Fresh milk and let's see ito itong malapot na gatas. So ayan, pwede na siguro yan. So tingnan na natin ang ating microwave. Tagal-tagal pa. So i-ready na rin natin yung gagamitin nating baso. Basong mas maganda para sa halo-halo. Ito, or what do you think, guys? Pang wine, halo-halo pang wine. So, ito na lang siguro. Halo-halo for wine. So, ito yung gagamitin natin para mas magandang tingnan. Diba? So, kukuha na tayo ng snow sa labas habang hinihintay natin yung prutas. So, tara, let's! So, guys, bago tayo kumuha ng yelo, dapat magsusot muna tayo ng pandoble natin sa pandoble, panlaban sa kasi malamig din sa labas. Hindi ko alam kung ilang degree, pero malamig. Kailangan pa rin. Kukuha lang tayo sa labas, pero kailangan pa natin sa box. So, bibilisan na lang natin yung kukuha. Sa puno na lang tayo kukuha para mas mabilis. So, dahil marayo naman tayo ngayon sa city,
portion. Tsaka nakita ko naman sa ato sa Google. Safe naman din na kain siguro yung isno kasi may restaurant na na isno. So ayan guys, ready na ako. Tingnan niyo yung outfit. Lalabas lang tayo dyan. So tara na. Buhan na tayo na isno. Sana tayo ng isno. Saan kaya may isno? Na malinis. So tara, tayo isno. Ah, dito. Saan may isno? Ah, ito siguro okay na. No? Ito siguro ang isno na to. Okay na siguro to. So, konti lang na. Ay, makagawa lang ng vlog. So, ayan. So, meron na tayong snow. Kaya, pwede na to. So, fast food tayo sa bahay. Tingnan na rin natin din. Niluluto natin. Puro tas niluluto. Kamay sa bahay natin. So, malamig. So, sobrang... Lamig. Sobrang lamig. Nakakuha na tayo ng snow sa labas. So, ito na yung snow natin. At nandito na rin yung mga sangkap. So, pakita, i-ready na natin lahat. One eternity later. Na guys! Ang ating halo-halo, sangkap ng halo-halo. Tingnan nyo naman yung ano natin, sangkap. Pwede na yan. Parakain lang ng halo-halo. Malambot na yung minatamis na yun. Kaya masarap na yun. Improvise. Halo-halo. Paano masabi? At ang ating blueberry. Ayan. Mukhang masarap. Kala nyo ah. Kala nyo ah. So, ito na. Kumuha pa ako ng snow ulit sa labas kasi kulang yung snow pala na nakuha natin kanina para at madagdag laglaglag. So sa ano wag sumakit yung channel. So ayun na ang ating halo-halo. Try it. Wow. Oh, no.
Tigli-limang piso. Bibili po ng halo-halo, tigli-limang piso. So, ayan. So, guys. Okay na. Parang sa Pinas na. Guys, na-experience na natin ang paggawa at pagkain ng halo-halo dito sa Russia. So, masarap din naman siya, pero iba pa rin talaga yung mga sangkap dyan sa Pinas. Pero, ayun, lasang halo-halo pa rin, pero mas feel ko yung halo-halo natin na binibili dyan sa so, paano ba yan? So, I enjoyed it. So, thanks guys for watching! Sarap, yummy! Oh my God!